Ang India at Pakistan ay umusbong bilang dalawang magkakahiwalay ng mga estado ng bansa noong 1947. Mayroon silang kasaysayan na 73 taon lamang ng pag-iral bilang magkakahiwalay ng mga bansa kumpara sa halos 1,000 taon na magkakasama bago ang British Raj. Ang kanilang common identity ay umiikot sa mga aspeto ng ibinabahaging kasaysayan, heograpiya, wika, kultura, values at tradisyon. Gayunpaman, sa panahon ng pagkahati, isang aspeto lamang ng pagkakakilanlan ang isinalang-alang. Ibig sabihin ay ang religious identity ng mga tao ng India. Hindu majority sa India at Muslim majority naman sa Pakistan. Sa mga nakaraang taon, ang common identity ay madalas na napigilan at inilibing under pressure ng salungatan na pagkakilanlan sa pagitan ng India at Pakistan. Ang ilang pagpapahayag ng hidwaan sa pagitan ng India at Pakistan ay ang isyu ng Kashmir. Ang salungatan na ito ay nagpatuloy mula pa noong nahati ang subkontinente ng India noong August 1947. Ang Kashmir ay isang bukas na salungatan na katulad ng hidwaan ng Israel at Palestine at nagpatuloy na higit sa kalahating siglo habang maraming tao ang hindi napagtanto ang gravity ng issue. Ito ay isang sentral na issue sa relasyon ng India at Pakistani. Kailangan makahanap ang dalawang bansa ng solusyon sa mas malalim at mas malawak na hidwaan upang makabuo ito ng magilaw na ugnayan sa bawat isa. Mayroong iba't ibang social groups at communities na naninirahan sa India. Ang mga bansa ay malayo sa pagiging isang homogeneous na lipunan. Dalawang pangunahing pangkat ang mga Hindus at Muslim. Sa loob ng 1,000 taon bago ang pagsapit ng pamamahala ng British sa India, ang mga Hindu at Muslim ay nanirahan magkatabi sa magkakahiwalay ng mga kompartamento ng lipunan na tumatanggap sa paniniwala ng bawat isa. Gayunpaman, ang pagtatag ng pamamahala ng British ay sinamahan ng radikal na pagbabago sa pampolitika at economic structure ng bansa, pati na rin ang buhay intelektual. Noong unang bahagi ng 19th century, ang pagpapakilala ng Western ideas at English education ay lumikha ng hindi kasiyasiya sa mga Muslim, habang masigasig na tinanggap ng mga Hindu ang Western ideas. Tinanggihan ng mga Muslim ang English education. Ang pagpalit ng Persian sa English noong 1837 ay may lubhang naapektuhan ang pagtatrabaho ng mga Muslim sa mga sektor ng gobyerno. At sa kalagitnaan ng siglo, ang mga Muslim ay nasa likod ng mga Hindus na umuusad. Nahuhuli sila sa edukasyon at pagsasanay, walang trabaho o sa mga trabahong mababa ang kita, sa gayon na hindi rin sila matatag sa pananalapi. Karamihan sa hindi pantay na pag-unlad na ito, ang dalawang pamayanan ay naging responsable para sa kapwa-communal na kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga Hindu at Muslim, na sa wakas ay humantong sa paghahati ng India. Ang himagsika noong 1857 ay talikuran ang lahat ng kapangyarihan sa kamay ng mga British, at ang pagkatalo ay pinakamatinding naapektuhan ng mga Muslim. Ang mga pribilehiyo sa kanilang natamasa noong una ay nawala. At pagkatapos ng himagsikan, ang British ay nagkaroon din ng pagtatanggi laban sa kanila. Ang isa pang kadahilanan na humantong sa paghihiwalay ng bansa ay ang Britain's Colonial Disengagement Policy, o patakaran sa pagtanggal ng kolonyal ng Britain. Sa una, pinagtibay ng British ang patakarang ito upang mapagtanto ng mga Hindus at Muslim kung gaano kahalaga para sa kanila na subukan at makuha ang pagiging pambansa. Nais silang ipakita na ang dalawang panig ay maaaring mabuhay lamang na magkasama sa ilalim ng pamamahala ng British. Gayunpaman, ang mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawang panig ay naging hindi magawa, at sa halip na ayusan ang gulo, ang British ay mabilis na nakuha ang kontrol ng maabot ng Congress at ng Muslim League, ang isang pagkapatas na politika na hindi kontrolado ng British. Naisip ng mga pinuno ng British na ang paglalagay ng hangganan na ito ay ang pinakamahusay na paraan upang malimitahan ang karahasan sa pagitan ng mga Hindu at Muslim. Bago ang pagkahati, ang parehong Pakistan at India ay inangkin ng Kashmir. Bagaman ang pinuno ng Kashmir ay hindi nagpasya kung aling bansa ang magiging bahagi, inangkin ito ng Pakistan dahil sa kanilang nakararaming populasyon ng Muslim. Nagresulta ang border war na nagtapos ng sumunod na taon sa pagtatag ng isang linya ng tigil putukan o line of control na pinagahati ang lalawigan,
Ang buong away laban sa Kashmir na ito ay naging sanhi ng maraming giyera at pag-atake ng terorista. Ang uri ng boundary na mayroon dito ay tinatawag ng Radcliffe Line, na isang hangganan na nagahati sa iba't ibang mga relihiyon, Muslim at Hindus. Maaari din itong mailarawan bilang isang hangganan sa kultura. Ang hangganan ay dinisenyo ni Sir Cyril Radcliffe at nirelease noong August 17, 1947. Tatlong araw pagkatapos na angkinin ng Pakistan ang kalayaan at dalawang araw pagkatapos na angkinin ng India ang kalayaan. Mayroong isang line of control, linya ng kontrol ng militar, na pinaghahati ang Kashmir sa tatlong bahagi. Ang Pakistan at India ay parehong sumakop sa isang malaking bahagi at ang China ay sumakop sa isang mas maliit na bahagi. Ang India at Pakistan ay nakapag-coexist sa loob ng 1,000 taon. Ang pangunahing dahilan ay hindi sila nakaramdam ng pananakot sa bawat isa. Napanatili nila ang kanilang sariling individual sa pagkakakilanlan sa relihiyon bilang mga Hindus at Muslim. Malayang isinasagawa ang kanilang relihiyon at sa parehong oras, napapanatili nila ang kanilang joint Indian identity. Gayunpaman sa patakaran ng Britain ng paghati at pamamahala, ang pagkakaiba-iba sa pagitan nila ay na-highlight sa lawak na sila ay naging isang pasanin. Ang Indian Gulf ay pinatindi ng British colonial policy at lumikha ng takot sa pangingibabaw ng Hindu na nagresulta sa paglikha ng Pakistan, isang nakararaming bansang Muslim. Hanggang ngayon, ang pakiramdam ng paghihiwalay ay umiiral. Ang mga communal violence ay nagpatuloy sa India. Mayroong halos 100 pagkasawi taon-taon. At noong 1980, mayroong 400. Noong 1998 hanggang 1999, 275 katao ang pinaslang sa estado ng Gujarat. Noong 2002, humigit kumulang na 1,000 mga Muslim ang pinatay sa Gujarat. Sinunog ang kanilang mga bahay at winasak ang mga pag-aari. Nagbigay ito ng dahilan sa Pakistan upang ideklara na ang India ay gumagawa ng maling pagsasabi tungkol sa pagiging isang secular na estado. Noong 1992, ang Baburi Mosque na itinayo noong panahon ng Mughal Empire ay winasak. Bilang pagganti, sinira ng populasyon ng Pakistan ang ilang mandir na nanatili sa Pakistan. Ang communal violence ay mas mababa sa Pakistan dahil ito ay isang nakararaming Muslim na bansa na may 3% lamang na populasyon na hindi Muslim. Kung titingnan natin ang matinding pag-alsa na nilikha sa lipunan ng magkakahiwalay noong 1947, hindi nakakagulat na may mga pakiramdam ng kapaitan at kawalan ng tiwala sa magkabilang panig. Sa panahon ng paghati, ang mga bagong hangganan ay nakilala nang walang pagsasalang-alang para sa mga lokal na interes at katapatan. Ang mga nayon, angkan, pamilya ay pinaghiwalay agad. Ang irrigated land ay pinutol mula sa mga pagkukunan ng tubig. Ang dalawang bansa ay naharap sa isang pagsabog ng communal violence. Milyon-milyon ang umalis sa kanilang mga tahanan sa Punjab habang ang mga panatiko ng Hindu, Muslim at Sikh ay pinatay ng walang awa ng bawat isa. Ang mga kaguluhan sa communal sa East Punjab ay pinilit ang higit sa 6 na milyong mga Muslim mula sa East Punjab na lumipat sa Pakistan. Daang-daang mga nayon ang nasunog sa parehong mga bansa at itinatayang 1 milyong katao ang namatay sa pagkahati. Humigit kumulang 7 milyong katao ang tumawid mula sa India patungong Pakistan at medyo lumipat sa ibang paraan. Gayunpaman, dapat tandaan ng India at Pakistan na ito ang nangyayari sa mga giyera at armadong tunggalian. Ang digmaan ay hindi isang tagumpay para sa anumang panig. Ang pagkalugi ay marami at ibinahagi ng lahat ng mga partido. Upang magpatuloy sa pamumuhay sa nakaraan ay hindi makakatulong sa alinmang partido. Ang isyu ng Kashmir ay isang buto din ng pagtatalo. Sa oras ng kalayaan, mayroong higit sa 100 mga prinsipe na estado sa undivided India, habang ang Pakistan ay bumubuo ng lahat ng mga lalawigan na may isang nakararaming Muslim. Ang mga prinsipe na estado ay may kanilang sariling pagpipilian na sumang-ayon sa alinmang panig. Ang pinuno ng estado ng Kashmir ay may isang prinsipe ng Hindu o Raja na kabilang sa tribo ng Dogra. Nagpa siya ang Raja na sumuko sa India at hindi wastong isinalang-alang ang mga pananaw ng masa
na karamihan ay mga Muslim. Giit ng Pakistan, ang lahat ng mga lugar na karamihan sa mga Muslim ay dapat na ibigay sa bagong estado ng Muslim. Gayunpaman, nilayo ng India na ipakita na ang lahat ng mga minorya ay maaaring umunlad sa ilalim ng isang circular na pamahalaan. Ang Kashmiris ay mayroong suporta ng Pakistan at nakatanggap sila ng tulong mula sa Pashtun tribal region ng bansa. Ang mga pag-aaway na ito sa hangganan noong 1948 ay nagresulta na ang one-third ng Kashmir ay napunta sa Pakistan habang pinapanatili ng India ang kontrol sa two-third ng rehiyon. Isang resolusyon ng UN ang naipasa noong 1948 na nagpumilit sa isang referendum na gaganapin sa Kashmir. Sa pamamagitan ng referendum na ito, maaari silang pumili ng pamamahala sa sarili o magpa siya na maging bahagi ng alinman sa India o Pakistan. Tinanggap ng India ang napagpasyahan, ngunit sa ngayon ay naalis na ito at hindi na ipatupad hanggang ngayon. Bakit kahit na pagkalipas ng halos 6 na dekada, ang mga Indian at Pakistanis ay nakikita ang bawat isa sa isang masamang pamamaraan? Sa Europa, nakita natin ang unti-unting pagbabago ng mga magkaaway patungo sa pagiging kaibigan. Ang India at Pakistan ay dapat matuto mula sa halimbawa ng Europa. Matapos ang World War II, na pagtanto ng estado ng Europa na sa kanilang sarili, hindi nila kayang mapanatili ang kapayapaan. Ang ilang uri ng pagsasama ay mahalaga upang matiyak na mapanatili ang kapayapaan. Walang sinuman ang nakahula sa inaharap ng Europa. Ngunit nagbahagi ang mga estado ng isang common ideal at nagkaroon sila ng isang matatag na hangarin na maiwasan ng isang sakuna katulad ng World War I at World War II. Habang sa isang banda, ang damdaming ito ay nangingibabaw sa buong Europa. Halata rin na ang malalim na ugat ng damdamin ng poot ay hindi maaaring mawala bigla. Hindi rin nila napagtagumpayan ang panunumbalik ng tradisyonal na mabuting kapitbahayan na relasyon. Sa katunayan, ang isang tunay na pagkakasundo ay talagang kinakailangan. Ang Western European countries ay unang pinagtibay ang formula ng cooperation at pagkatapos sa pamamagitan ng paglikha ng European Community. Nagsimulang gumawa ng mga hakbang patungo sa pagsasama. Bilang resulta, ang European Union ay nabuo sa pamamagitan ng pagkikipagkasundo ng mga bansa na nakipaglaban sa bawat isa ilang taon lamang ang nakakalipas. Malalaman natin ng malinaw na ang unang hakbang sa proseso sa Western Europe ay ang pagnanais na may taguyod ng kapayapaan. Kailangan paunlarin ng India at Pakistan ang pagnanasang ito upang makagawa sila ng mga pakipakinabang na hakbang sa direksyong iyon. Ang paggamit ng emotive language at pagsisisi sa kabilang panig ay hindi wastong pagpipilian. Habang totoo na sabihin na ang parehong mga bansa ay may pagunlad, maaari lang makamit ang kasalukuyang pagunlad sa isang mas mabilis na rate kung tumigil sila sa pagtingin sa bawat isa bilang mga kaaway. Ang edukasyon ay kinakailangan bilang pundasyon at ang mabuting pamumuno ay kinakailangan sa itaas. Sa mga nagdaang halalan sa India, nakita natin na ang mga Indian ay hindi nagugustuhin ang isang malakas na Hinduist party. Samantala, sa Pakistan, nililimitahan ang iba't ibang Islamist groups na nagtaguyod ng sama ng loob laban sa India. Gayunpaman, kailangan ding bawasan ng India ang kanyang puwersa sa Kashmir upang mabawasan ang mga tensyon sa hangganan. Ang isang pangunahing tanong na dapat tugunan ng magkabilang panig ay kung ano ang gusto ng Kashmiris. Dapat silang dalhin sa proseso ng paggawa ng desisyon at makasama sa mga multilateral na katawan upang talakayin ang inaharap ng Kashmir. Ang parehong mga bansa ay may nuclear powers at mangdigmaan na hindi isang pagpipilian. Sa parehong oras, ang paggasto sa defense ay dapat na mabawasan ng gusto upang ang pondo ng gobyerno ay maaaring ilaan sa mas karapat-dapat na mga lugar tulad ng pagpapaunlad na ekonomiya at pagpapaunlad ng infrastruktura, edukasyon, kalusugan at iba pa. Dapat na hangarin ng India at Pakistan na dagdagan ng kalakal sa bawat isa at palakasin ang kanilang ugnayan sa ekonomiya. Lalo na mahalaga ito para sa India na muling maitaguyod ang pakikipag-ugnay sa Pakistan at vice versa. Ang mga Pakistanis at Indians ay dapat na malayang makapaglakbay sa pagitan ng dalawang bansa.
Ang India at Pakistan ay labis na nawala sa pamamagitan ng kanilang patuloy na poot. Kultura, panlipunan at pinakamahalaga ay ang pang-ekonomiya. Habang ang ASEAN, o Association of Southeast Asian Nations, ay isang pangrehiyong institusyon na tumutulong sa mga bansa sa Timog Silangang Asya na umunlad with leaps and bounds. Ang South Asian Association for Regional Cooperation ay naharap sa mga pagkabigo dahil sa poot sa pagitan ng India at Pakistan. Ang India, Pakistan at Bangladesh ay tatlong napakalaga at may populasyon ng mga bansa sa rehiyon. Kung nais nilang magtagumpay at ma-develop, kailangan nilang magsama-sama. Kapag nagsimula na silang magtulungan sa iba't ibang mga antas, susulungin nila ang malapit na ugnayan at lalapit sila sa isang pagsasama-sama ng kanilang mga pagkakaiba. Mula pa noong 1947, ang Pakistan at India ay nag-aaway at hindi sumasang-ayon sa isa't isa at itinakda pa rin sa pag-angkin ng Kashmir. Ngunit hanggang sa ganap na ma-develop ang pampolitikang kapalaran ng Kashmir, ang isang giyera ay palaging isang pananakot sa pagitan ng dalawang bansang ito.